Alright, isang magandang araw mga kaibigan na Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, binukumusta po kayo mga kaibigan. Ayan, lalong-lalo na po ang ating mga kaibigang OFW. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Well mga kaibigan, ayan, ang ating pong bibigyan ng daan ngayon ay isang reaction video sa isang nakakalungkot, nakakaiyak na senaryo. Ito po mga kaibigan ay ang senaryo ni Bay Papaya. Katulad po ng inyong nababasa po sa ating thumbnail, gaano nga ba kahalaga ang desisyon? Ito po yung nakita natin. I-highlight lang natin kasi bagong upload video ito mga kaibigan. Gusto ko lang bigyan ng reaksyon itong senaryong ito. Kung saan makikita natin, nakaupo sila. Tapos makikita natin yung kapaligiran. No? Ang ganda ng kapaligiran. Pero dito, nakayakap ang asawa ni Bay sa kanya, si John, no? Habang nakatitig naman itong si Kabusiness. Paruyo lang natin na para malaman natin. Ayan, sabi nung asawa si John, sabi niya, salig lang ako. Oh, same. Ito kasing senaryong itong mga kaibigan ay ang tagpo kung saan pa uwi na sila Bay at kinikwento ni Kabusiness na isa sana sa balak o layunin kung bakit nagpunta sila doon ay dalhin ang pamilya ni Bay papunta sa Manila. At pagdating doon ay bibigyan nila ng kabuhayan habang si Bay ay sumasama sa mga misyon. Ito yung planong nabuo. Pero katulad niya ng inaasahan, hindi madali para sa ganitong klaseng sitwasyon. Alam niyo kung bakit? Dahil itong si John ay binabantayan niya ang kanyang magulang. Masa pinipili niyang bantayan ang kanyang magulang dahil sa sitwasyon kaysa kanyang pamilya. Alam niyo, ito yung pinaka mahirap na senaryo. Kasi lalong-lalo na kay John, anong pipiliin mo? Sinong pipiliin mo? Yung pamilya mo o yung mga magulang mo? Sa sitwasyong ganito, kailangan may magsakripisyo. Alam ko, mahirap na desisyon ito. Napakahirap. Pero siguro para kay Bay, magdasal lang sila. Patibayin at palakasin lang ang kanilang relasyon. Kailangan lang ng kailangan nila ng komunikasyon sa araw-araw, yun ang magpapatibay. At maswerte sila kasi nandyan at matibay na gabay ang pamilyang Kabusiness para hindi mawalay itong si Bay Papaya. Ayan, palangga, ibig sabihin, mahal na mahal kita. Sobrang lungkot ito, no? Makikita natin si Bay na nakatitig lang, matigas. Siyempre, hindi niya kasi inaasahan yung ganyan, yung failure ng ganyang decision habang si Kabusiness ay nakatitig at malungkot. Ayan, pinapaliwanag ni June na nung sa una, ikaw ang pinili. O yun, ganyan yung sinasabi niya. Si Kabusiness, titig na lang tungo. Sobrang sakit din. Nararamdaman ko rin yung nararamdaman ni Kabusiness. Dahil nga, si Papaya ay itinuring lang, hindi niya kaiba, kundi itinuring na rin niyang pamilya. So ito yung sobrang sakit mga kaibigan, no? Kaya nga tulad ng sinasabi natin, gaano nga ba kahalaga ang isang desisyon, lalong-lalo na kung ang involved ay ang iyong sariling pamilya at ang iyong magulang. Dito kung nahihirapan si Kabusiness habang tinitingnan niyang senaryong ito, kung nasasaktan at
hindi makapaniwala si Bay sa desisyong yun, mas lalong nahihirapan si John. Kasi dalawa niyang mahal. Si Bay, mahal na mahal niya at ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak. Pero mahal din niya ang kanyang magulang at may dapat ikonsidera. So sa pagkakataong ito mga kaibigan, para makatulong at makapagpaluwag sa desisyong ito, isa sa pinakamahalagang aspeto dito ay pangunawa. Pangunawa sa sitwasyon, pangunawa sa damdamin ni John. At kapag nakuha yan, magiging maluwag yan para kay Bay Papaya. Sa usaping pagmamahal, nakita ko ang pagmamahala nila. Mahal na mahal din ni Papaya ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa dahil hindi ito magsusumikap. Kumbaga ang mangyayari, nasa Maynila na siya, magiging isigulaki na lang siya kung hindi niya iniisip ang kanyang pamilya. Pero dito, hindi kabaliktad ang lahat eh, di ba? Kabaliktad ang mga nangyari. Mas lalo pa siyang nagpursige, mas lalo pa siyang nagsumikap at talagang ipinaunawa at pinaintindi niya kay Kabusiness ang pagkakataon na puntahan nila ang lugar para mas makita nila ang sitwasyon at yung pangarap na binuo niya na sana pagbalik niya ng Maynila ay kasama na niya ang kanyang pamilya at magkakaroon sila ng sariling tahanan, may tindahan, may hanap buhay habang si Bay Papaya ay sumasama kay Kabusiness. Napaka ganda sanang plano yan para kay Kabusiness. Kaya lang hindi sumang-ayon ang pagkakataon. Dito nararamdaman natin humuhulog na, nahuhulog na, bumibigay-bigay na ang puso at damdamin ni Kabusiness, mga kapatid. Wala siyang sinasabi, wala siya pinasalita, pero unti-unting bumubuhos na ang kanyang damdamin. Ayan, tingnan natin dito. Ito po yung pinakamasakit na senaryo, mga kaibigan. Makikita natin kung i-close up lang, andyan na yung luha. Wala siyang sinasabi, nakikinig lang siya. Pero wala din siyang magagawa dahil mahal niya ang kanyang asawa. Wala siyang magagawa sa senaryong ito kundi sundin ang damdamin. Maging si Kabusiness ay nakatingin na lang. Tingnan mo, ramdam din niya ang bigat, ang sakit na nararamdaman ni Bay Papaya sa ngayon. Balikan natin na sabi ni Bay Papaya, oo, ang liit ng boses ha. Ayan, yung sabi niya na kung ano yung desisyon na yan, mahala na siya, sundin na lang niya, parang sundin na lang niya yung desisyon eh, parang ganun. Okay, dito tayo. So sinasabi, nagpapaliwanag si Bay, okay lang na kung ano yung desisyon niya, sundin niya. Pero yung sinabi niyang okay lang, ramdam mo ang bigat. Ang bigat sa kanyang kalooban. Si Kabusiness talagang speechless sa pagkakataong yan. Ito na mga kaibigan, ito na yung hindi na napigilan ni Bay Papaya yung kanyang nararamdaman. Yung kanyang damdamin, ibinagsak na niya, binitawan na niya. Talagang bumuhos na ang kanyang luha. Well mga kaibigan, sobrang nakakasakit nga, no? Sobrang nakakasakit itong senaryong na ito. Dahil
nagsusumikap ka, bumubuo ka ng isang plano sa buhay, ng isang desisyon para sa iyong pamilya. Gusto mo maging kaparte siya ng ang pamilya mo ay maging kaparte ng iyong pagsusumikap. Pero tulad niya ng sinasabi natin, medyo failure siya dito dahil may kailangan ding desisyon na gawin si John para sa kanyang pamilya. Kailangan niyang bantayan ang kanyang mga magulang, kailangan niyang alagaan, no? Sa pagkakataong ito, ito po ay unsolicited advice para kay Bay Papaya. Ang kailangan ni Bay Papaya ngayon ay isang malalim na pangunawa sa sitwasyon. Una, mga bata pa naman sila. Pansamantala lang naman yan. At naniniwala ko na kailangan, kung matibay ang kanilang relasyon kahit sila malayo, ang importante, wag lang mawala ang komunikasyon. So araw-araw dapat andyan ang komunikasyon, dapat kukumustahin niya ang sitwasyon ni John doon sa probinsya. Pansamantala lang yan. At pagdating ng panahon, ay mabubuo sila. Matibay siya, maswerte lang si Mike kasi mayroon siyang isang pamilya na sandalan na matibay at siguradong magdadala sa kanya patungo sa isang magandang bukas. At yan ay si Ka-Business, ang pamilyang Ka-Business. So isa lang yan na kasiguruhan na si Bay Papaya habang nandito sa siyudad ay hindi siya mapapariwara. At nakita naman natin ang tibay ng pagmamahal ni Bay Papaya para kay Ka-Business, no? Kasi kita mo yan mula sa umpisa. Ang iba nga mga kasabayan niya ay nawala na, pero si Bay andyan pa rin. So sana Bay, pakatatag ka lang. Sana maging matibay ka lang. Panghawakan mo ang iyong pangarap. Panghawakan mo ang iyong pangarap para sa iyong pamilya. At tuloy lang ang pag-usad. Isang araw makikita mo, mabubuo din yan. Isang araw magsasama din kayo. And I do believe pag nangyari yun, yan ang pinakamasarap na tagumpay na naabot mo sa iyong pagsusumikap. Mga kaibigan, hindi ko po gaanong in-highlight ang video. Kumbaga, binigyan ko lang sa inyo yung mga importanteng mga points kasi bagong upload po ito. Puntahan po natin, sana po suportahan po natin si Ka-Business, ang kanilang pong channel. Tulad ng sinasabi ko, sana po ay samahan niyo ako sa mga sadasal natin, sa dasal ko na sana sa taong ito ay maabot na po ang kanyang 1 million subscribers. Puntahan po natin, at bagong upload lang ito, napakainit pa. Tapusin natin ang video, wag nating i-skip ang ads. At dito, masigit ninyong mauunawaan ang senaryong ito. Ako po muli si Taong Gala at Miguel of shoutout po sa ating mga kaibigan na patuloy na sumusuporta. Thank you so much po sa ating mga kaibigan na nandyan. Of course, sa ating pong mga kapatid na Ka-Business na sumuporta sa ating channel. Grabe naman yung aso. maraming salamat po. Ayan sa Team Ayuda Revive, Team Pima, dyan po sa Team Burnable. Siyempre, sa ating pong kasama ang Team Budol, Miguel love shoutout po. Sir Ariel, Miguel love shoutout po sa inyo. At Simbi, siyempre po kay Bus MV Family, Miguel love shoutout po. At mga kaibigan, kung ano man po ang komento ninyo sa inyong nakita, ano po ang inyong mga saluubin, ano po ang inyong nais na sabihin, i-comment nyo po. Alam kong mababasa ito ni Bay Papaya para po matulungan natin maibsan ang bigat na kanyang nararamdaman. Sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, bigyan nyo lang ko ng malaking like, share, and hug. At syempre, sana po kung bago ka lang sa aking tahanan ay isubscribe mo na po ang bahay nito. At marami po tayong ibibigay ng mga upload at follow-up reaction patungkol po sa buhay nila Ka-Business. Mabuhay po tayo mga kaibigan at maraming salamat. Magandang araw ng Linggo po sa lahat. Kailan nung ako'y di na naging sapat, ba't di mo sinabi nung una pa lang, ako ang kailangan pero di ang mahal.